Sikinis sa pong magandang tanghali po. Welcome naman po sa panibago nating content sa araw na ito. Siyempre, panibago pong vlog patungkol po sa pag-alaga ng mga Oriental Breed, Shamu, Asil at Basilan. Oriental Breed po ng North Spokane, Madisili po. Okay, so Kasikin, welcome lang po sa panibago nating vlog. Ayan, syempre, you are still watching Chicken Anoms TV. So, meron po tayong suot dito na, ano to? So, never mind na lang po sa forma mga Kasikin. So, nagsuot tayo dito sapagkat for the first time po for this entire week. So, ininit na tayo mga Kasikin. So, that is really good thing. So, ito po yung paborito po talaga nating weather. Lalo na po sa mga nag-alaga ng mga nook. So, for today's video mga Kasikin, magbibigay po pala tayo ng patubig sapagkat medyo mainit po. So, kailangan po ng patubig ng ating alaga. So, kaninang umaga, hindi ko po kinuha yung kanilang patukaan para po malagyan natin ng patubig. So, subukan natin mga Kasikin. Dito tayo mauna sa ating pong mga asil cross po sa Jutaco. So, subukan natin lagyan ng patubig. Yan. So, nauhaw sila mga Kasikin, no? So, malapit na po itong magpakas na mga Kasikin sapagkat medyo tumaba na po sila ng konti. Ayan. Sobrang tatapang po ng mga mukha. Ayan. Next mga Kasikin is yung pong ating Hyaminasil at saka Hyaminasil Blues. So, again, sa previous vlog po na-mention na po namin ito na kinuha na po natin yung ating Hyamin. At kung napansin nyo, so yung ating pong isang tandang na blues po na asil din, dito natin inilagay para po single mating po tayo. So ngayon, pasukin natin. Ayan. So iniingal sila mga Kasikin dahil sobrang init. Ayan o. Sobrang ganda ng ating pairing ngayon. Ayan. So pasukin natin mga Kasikin sa pagka-good news po. Ayan, may first egg drop na po yung ating asil. Ayan o. Sobrang laki. Okay. Thank you. So, we are hoping po a very good offspring po nito. Ayan. Susunod mga Kasikin ay itong ating pong pair po na asil blues. Ayan. So, bigyan din natin. Okay. Ayan o. Ayan din sila. Okay, sa kasalukuyan mga Kasikin, yung itlog niya, po, nasa 8 po na piraso na. Not 8, but 7, sorry po. Sobrang advance natin. Okay, so sobrang ganda. Ayan, so may dalawang pares po tayo ng asil, so hopefully makapag-produce tayo sapagkat sobrang dami po nag-inquire sa atin. Okay, so sunod naman mga Kasikin. Ang ating mga dalaginding. Ayan po. Ayan, mga dalaga na po na mga shamo natin. No? Okay. Ang susunod po ay dito. So, yung kanilang patukaan ay, ayan, nako po. Hindi po malagyan ng tubig sapagkat ay butas na yung kanilang patukaan. So, hintayin lang natin na matapos sila. Ililipat natin doon. So, dito muna tayo mga Kasikin. Sa ating mga nagagandahang mga dumpo na talagang malapit na natin sila magamit. Okay. 7 months po na sila mga Kasikin. Lagyan natin na patubig. Ayan, ayaw lang uminom. Hindi siguro na uho. So, ang maganda sa kanila mga Kasikin, ay talagang malapit na po natin sila magamit. Again, 7 months old na po sila. So, plano natin ibalik natin sila kay Azuma. Ayan, tingnan nyo ha, observe mga Kasikin. Oh, ayan. Ayan, so nagsimula na po silang magpakasta. But, again, maghintay muna tayo ng 1 week sapagkat kapaliguan pa natin sila. So, siguro bukas magpapaligo tayo sa kanila at para mabigyan din ng vitamins. No? Okay, silang tatlo mga Kasikin, talagang malapit na magamit. Tingnan nyo. Okay, takot sila sa camera mga Kasikin. Ayan o, ayan o. Isa. Sobrang ganda po ng mga katawan.
Okay, bye-bye. Okay. So, mga kasiken, tatapusin ko lang muna dahil ipapakita ko po sa inyo yun pong admin pong 2 months old po na resulta po ng crossbreeding po ng Shamu at saka Asil dahil sobrang ganda po. At good news mga kasiken, sapagkat napisa na po yung kauna-unahan pong sisiyo nitong ating Henny na Asil. Unfortunately po, isa lang po yung napisa. But then again, yun, sinipo na natin sa ating pong inahin na basilan at ipapakita po natin sa inyo. Okay? So, samahan niyo po mga kasiken. Ayun mga kasiken, welcome back ulit po. At yun nga, kakatapos lang po natin painumin po lahat po ng ating mga alagang manok. So medyo nakakapagod din sapagkat sobrang tindi po ng init ng araw. So bago tayo pupunta doon sa amin pong isang sisiyo po na again, kauna-unahan pong anak po ng ating Asil na Henny. Siyempre, i-flex na lang din po namin sa inyo yung po nagagandahan namin po mga alagang manok. So mauna na po tayo dito sa atin pong mga Asil din po na mga white. Ayan, so mga lalaki na mga kasiken. At yung isa natin na tandang. Ayan, so meron na tayong Asil po na black. Ano? Okay, good thing po. So nagsimula na po siyang mga sa mga kasiken. But yung mga pullets na kasama niya, so medyo bata pa, nasa 5 months pa. So hindi pa sila nagpapakasta. So ayan, medyo nagbibinata na po yung ating Asil. Oh. Okay. At dito rin, itong dalawang Asil na to. So, pabasang din nila sa 5 months. But plucker po yung ama nito mga kasiken. So, ayan, medyo malalaki na rin sila, no? So, meron din tayong black. So, pwede po itong black. Ito po yung i-cross natin sa ating pong Asil na black para makapag-produce tayo ng pure po na Asil black. Okay? So, ayan, abuhin po yan mga kasiken, no? Sobrang ganda din. Sobrang taas ng kanyang tindig. So, mataas po yung mga Asil natin ngayon, ha? Okay. At siyempre, yung natatangi po nating pambato dito sa ating pong yard, ating pong Asil Blues po. Ayan. So, ayan, 4 months na mga kasike, no? Sobrang ganda, no? Okay. So, nagdadalaga na rin po. Okay. So, sa tingin ko yung mga around December or siguro January pa natin ito magagamit mga kasike. But, of course, willing to wait po tayo, okay? At ito rin, ito po yung kauna-unahan pong crossbreed natin ng Gitako Demeter at saka ng ating pong Asil po na Indian Asil. So ayan, so far sobrang ganda po ng resulta. 2 months old po sila mga kasiken. Tamang-tama sapagkat isa po yung pullet at isa yung stag. Ayan, so yun na natin ang malapitan mga kasiken. No? Sobrang ganda nila. 2 months old pa yan mga kasiken. Ang pullets, sobrang ganda po ng kulay. Ayan, so first time po natin magkaroon ng kulay po ng ganito sa ating pong yard. Lalo na sa Asil, no? So ayan, i-keep natin ito mga kasiken. Ayan. Okay, sobrang ganda na pagmumukha nila, no? Okay. At ayan mga kasiken, meron tayo ditong, ayan, no? Wheat feed na inahanda sapagkat yun pong ating mga basilan po na nasa around month old and 2 weeks na po ay sisimulan na natin silang i-wheat feed. Subukan natin mga kasiken. Ayan po sila. So hindi po sila magkapareho ng laki sapagkat yung iba nasa month old pa. So usually yung mga tandang, no? Yung mga stag, hindi po tandang, yung mga stag mga kasiken. Ayan. So, month old na po sila at saka 2 weeks. Okay? So, ayan. Hindi pa rin natin sila na-post mga kasiken kasi mga malaki, pwede natin silang gagawing broadcast. At dito rin, meron din mga pasiso dito ng mga basilan na mga chocolate po ang kulay. Okay. Ito na sila. Medyo malaki na. So, 3 weeks na po itong mga malalaki at yung mga maliliit ay nasa week old pa. Ayan. So, yun. Stag po yan mga kasiken. So, medyo malaki, no? Yan, chocolate po yung kulay. Sobrang ganda. At walang pakpak, wala pong balahibo, no? Okay, so yung iba. And so far, sobrang relaxed po nila mga kasiken. 2, 4, 6, 8. Nasa 10 piraso po sila lahat mga kasiken, no? Ayan. So far, kahit pa paano ay meron tayong pasiso. Kahit po, lagi na lang tayong bumibili ng patoka. But, again, meron po tayong mga pasiso. So, ngayon mga kasiken, diretso na po tayo sa atin pong nahinabasilan na kung saan doon po natin inilagay yung atin pong kaunahang sisiyo po ng Asil
Henry Asil po. So, subukan natin pasukin at ayan, tingnan natin mga kasikin kung ma-trace nyo ba kung nasaan yung sisiyo dyan. Ayan, so bibigyan muna natin sila ng patukas pagkat ubos na yung patukan nila dyan. No? Sa dalawa. So, nasa 15 piraso po yung sisiyo ng ating basilan. So, yung ating pong asil na sisiyo dito mga kasikin ay 2 days old, 2 days younger po compared po sa iba. So, meaning, hindi pa po masyadong marami yung kanyang balahibo, lalo na sa pakpak. Ayan. So, ayan. Which one mga kasikin? Okay. So, hindi po itim, hindi rin po brown, kundi ayan. So, ayan po mga kasikin. Oh. Ayan. Tumakbo. So, kunin ko mga kasikin. Ah. Pahiran muna. Okay. So, mga kasikin, ito po yung kauna-unahan kong anak po ng ating asil na hini po. Ayan. So, wala pang masyang balahibo. So, again, 2 days younger pa po siya sa mga kasama niya. Buti lang po, hindi po siya tinuka ng inahin po na basilan. Okay? So, ayan. So, yung kanyang palong po, hindi pa talaga natin ma-distinguish kung stag ba or pullet. But, again, regardless of the gender, kikip natin ito mga kasikin sapagkat first po ito na napisa po ng ating asil na hini. Sobrang bilis lang ng panahon mga kasikin. No? So far, yung kasunod nito mga kasikin ay 6 na peraso. So, hopefully, successful din yung pagkapisa ng mga kasunod nito. Okay, so, ayan, pakawalan na natin mga kasikin. Okay. Ayan siya. Sobrang ganda lang tanding. Thank you so much, ating basilan. Okay. Ayan. So, next day siguro mga kasikin, lalagyan ko siya ng cable tie para po mas madali natin siyang ma-identify. Kasi yung iba dito, kasing kulay lang niya. Oh, but, ayan siya mga kasikin. Doon. Ayan siya. Okay. Sana hini yan mga kasikin. So, sana hini yung ating position. No? So, but kahit hindi po siya hini, at least meron na po siyang 50% po na dugo po ng hini. So, maganda na po yan mga kasikin. So, bago nga pala tayo magtatapos mga kasikin sapagkat yun na po yung update natin sa inyo. So, ipapakita ko na rin po sa inyo yung po nagagandahan natin ng mga nagbibinata na po mga asil natin. Okay, una na. Dito tayo kay asil na YT. Wala pa itong mga pangalan mga kasikin. So, paki-comment naman kung ano kaya ang magandang pangalan dito. Ayan. So, nagbibinata na sila mga kasikin. Maganda na po yung tindig, no? Ayan. Okay. Kasunod din ang kanyang kapatid na blues. Pang malakas ang blues natin. Okay. Ayan. So, soon po. Ito na po yung gagawin natin brood cock, no? Ayan. So, masyadong maganda po yung katawan niya, mga kasikin. Wala pa rin yung pangalan. At dito rin, ang ating plucker po na asil. Ang edad lang nila. Ayan. So, unfortunately for him, mga kasikin, ay split wing. Hindi natin alam. It's split wing. But again, yan po yung mukha po ng ating plucker po na asil. Sobrang mas agresibo po yung looks nila compared po sa ating mga Indo na asil, no? Ayan. At syempre, meron din siyang kapatid na nandito. Sobrang agresibo din. Ayan. So, nangangasta na ito mga kasikin. Okay. Pwede na ito magamit. Ayan. Okay. So, bali mga kasikin, yung iba po natin mga basilan doon sa free range natin, ay unti-unti na po natin silang dinakip at nilagay sa kulungan para po mapurga, maliko. Sapagkat we are preparing po sa again breeding season. At kasi yun po sa loob mga kasikin, ay, hindi po tayo masyadong nakapag-monitor sa kanila. So marami pong itlog doon na nabubugok o nabubulok mga kasikin. Walang mga laman. Kasi wala po tayong monitoring. So hopefully, this October, November, December po, breeding month, breeding season, ay makapagparami po tayo ng mga sisiyo. Sapagkat sobrang dami pong nag-inquire. So ito na po sila mga kasikin. No? Naka-individual na po sila. Okay, ayan. So, yung mga basilan ng mga inahin. No? Ayan.
Okay. Ayan, so mga kasiken, sa tingin ko po ay hanggang dito na lang po ang atin pong content sa araw na ito. At marami pong salamat po sa patuloy na pagsubaybay po at panonood. So i-update ko po kayo sa atin pong siyempre sisil po na asil. So hopefully po mag-survive po siya at lumaki mga kasiken. So sa mga solid subscriber natin dyan, mga silent viewers, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay po sa aming mga upload. God bless po at see you po when I see you.